Ipapahiya mo ba talaga ako sa mga kasamahan ko? Galit na sigaw ng tatay ni Camille. Hindi ko akalain na ibibigay mo ako sa lalaking alam ng lahat na babaero at malupit pa sa mga tao. Naiiyak na sabi ni Camille sa kanyang ama. Kung hindi ka magpapakasal, asahan mo na simula ngayon. Hindi na kita anak. Fine. Seryosong sabi ni Camille at tinalikuran na ang ama para tuluyang umalis. Uy, bakit ka nakatulala dyan? Sabi ni Rema, ang matalik na kaibigan ni Camille. Wala. Naalala ko lang ang away namin ni Papa. Magiging maayos din ang lahat. Nakangiting sabi ni Rema. Tumango naman si Camille at nagsimula nang magpalit para sa kanilang racket. Nakisama kasi ito sa racket ng kanyang kaibigan na si Rema, ang maging waitress sa isang kasal ni Mark, ang sikat na bilyonaryo sa buong Pilipinas. Napaka-ingrande ng kasal, ngunit hindi magaganap ang kasal sa loob ng simbahan, kundi mismo sa venue ng hotel magaganap ang kanilang kasal. Gusto kasi ng bride na si Vivian na nag-e-enjoy sa pagkain or sa wine ang kanilang mga bisita habang kinakasal sila. Busy sa pag-aayos ng mga plato at pagsiset up ng mga lamesa sina Camille at Rema hanggang sa magsimula na ang kasal. Nakangiting pinapanood ni Camille ang kasal nang may isang bisita ang sumenya sa kanya para kuhanan ito ng wine. Agad namang kumuha ng wine si Camille at isinerve agad sa bisita. Habang nagsiserve si Camille ng wine, ay biglang nagsibulungan lahat ng mga bisita. Nang tinignan ni Camille ang nangyayari sa kasal, ay nagulat ito nang nakita niyang naglalakad papalapit sa kanya si Mark. Agad namang naglakad pagilid si Camille para hindi humarang sa daan ni Mark. Hindi nito alam na siya pala ang pakay ni Mark. Hinila ito ni Mark papalapit sa pare at sa harap ng mga bisita. Siya ang gusto kong pakasalan mula noon pa lamang. Seryosong sabi ni Mark. Napasinghap ang mga bisita at namutla si Vivian sa sobrang galit kay Mark. Hindi alam ni Camille ang gagawin dahil lahat ng mata ay nasa kanya na at mas minabuti na lang itong manahimik. Biglang tumayo naman ang isang matanda at sinabing pansamantalang itigil ang kasal. Agad namang inanyayahan ni Mark si Camille sa isang room para makausap ito. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Camille. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko kanina? Ang sabi ko, ikaw ang pakakasalan ko kesa kay Vivian. At bakit naman kita pakakasalan? Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang ang kasal. Babayaran kita ng kahit magkano. Magpanggap ka lang na asawa ko ng 2 taon. Seryosong sabi ni Mark. Sasagot na sana si Camille na hindi niya gusto nang naisip niyang pabor sa kanya ang nangyayari. Kesa naman magpakasal ito sa lalaki at habang buhay na maging asawa nito, mas magandang magpanggap ito na asawa na lang ni Mark. Sa isang kondisyon, seryosong sabi ni Camille. Ngumiti naman si Mark kay Camille dahil alam nito na papayag ito sa kagustuhan niya. Bigyan mo ako ng advance payment para masimulan kong magpatayo ng sarili kong coffee shop. At pagkatapos, gusto kong magpirmahan tayo sa isang kasulatan. Mahirap ng maloko. Diretso ang sabi ni Camille. Tumango si Mark at sinabihan ng kanyang sekretarya para isagawa na ang contract. Agad naman ding inutusan ni Mark ang iba pa niyang tauhan para ayusan si Camille sa kanilang kasal. Habang inaayusan sa ibang kwarto si Camille, ay sumugod naman ang lola ni Mark sa kwarto ni Mark. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na sabi ng matanda. Agad namang nilapitan ni Mark ang kanyang lola at nilambing. Humingi ito ng tawad. Sorry lola if I disappoint you. Pero totoo pong sinasabi ko. Ang babaeng yun ang gusto kong pakasalan at hindi si Vivian. Malambing na sabi ni Mark sa kanyang lola. Wala namang nagawa ang matanda dahil mukhang seryoso si Mark sa sinabi nito. Napabuntong hininga nilang ang matanda at sinabing aayusin niya muli ang kasal sa labas. Ngumiti naman si Mark at nakahinga ng maluwag nung nakalabas na ang matanda sa kwarto niya. 2 oras ang nakalipas
ay natuloy ang kasal ni Mark, ngunit ito ay ikinasal kay Camille. Matapos ang kasal, ay umalis na ang bagong kasal at nagpunta sa isang resort nila Mark. Para hindi magtaka ang mga tao, at dahil maingat din si Mark, naisipan niyang sa isang room lang silang dalawa ni Camille. Nagpahinga sa kama si Camille habang si Mark naman ay nasa sofa. Kinabukasan ay nagpunta ang sekretarya ni Mark sa resort dala-dala ang contract nilang dalawa. Hindi naman nagdalawang isip na pirmahan ni Camille ang contract nila Mark. Pagka-uwi ng dalawa ay namangha si Camille sa kanyang kwarto. Hindi nito inaasahan na mabibigyan siya ng isang ingranding kwarto. Habang nag-aayos ng gamit si Camille, ay sunod-sunod ang pag-ring ng kanyang cellphone. Nanlumo ito nang nakita ang pangalan ng kanyang amang naroon. Hindi ito sinagot ni Camille dahil alam niyang alam na ng kanyang ama ang kasalang naganap. Kailangan nating bumisita sa akin, Lola. Seryosong sabi ni Mark habang kumakain ng dalawa. Kailan? Walang interes na tanong ni Camille. Bukas. So, bukas ang totoong first day ng aking pagpapanggap? Nakangising sabi ni Camille at nagpatuloy na ito sa kanyang pagkain. Matapos kumain ng dalawa, ay lumabas muna si Camille para maghanap ng magandang lugar para sa kanyang coffee shop. Noong nasa resort pa lang kasi ang dalawa, ay pinasahan na ito ng malaking pera ni Mark dahil ito ang kanilang napag-usapan. Sobrang naiinis nga si Camille dahil mayroong buntot ng buntot sa kanya. Isang bodyguard na inatasang protektahan si Camille. Kaya naman pagka-uwi, ay agad itong dumiretso sa office ni Mark. Pwede bang alisin mo ng bodyguard ko? Pinagtitinginan ako ng mga tao kahit nasaan ako magpunta. Galit na sabi ni Camille. Hindi pwede. Baka nakakalimutan mo. Asawa ka ng isang bilyonaryo. Nakataas kilay na sabi ni Mark. Inikutan naman ito ng mata ni Camille at umalis na sa office nito. Alam kasi ni Camille na kahit anong sabihin nito ay hindi magpapatalo si Mark. Kaya naman kinabukasan ay pinagplanuhan niyang takasan ng kanyang bodyguard para makapag-ikot ng maayos. Nakipagkita naman si Camille sa kanyang kaibigang si Rama matapos itong mag-ikot sa mga buildings na for sale na nakita niya online. Ni isa sa mga napuntahan niya ay hindi niya nagustuhan. Puntahan natin ang dati kong katrabaho. Seryosong sabi ni Rama na pataas kilay naman si Camille. Bakit? Aalis na kasi siya. Kukunin na siya sa States ng asawa niyang Hilaw. Kaya kausapin natin siya dahil mayroon siyang shop dito sa mall. Mahinang sabi ni Rema. Ngumiti naman ang napakalawak si Camille at niyakap ang kaibigan. Hulog ka ng langit. Masayang sigaw ni Camille. Excuse me ha. Kung mapupunta man ako sa langit, hindi nila ako pakakawalan no? Sa ganda kong to. Pagbibiro ni Rema. Natawa naman si Camille sa kaibigan. Matapos nilang kumain, ay nagtungo na sila sa shop ng dating katrabaho ni Rema. Nakita naman ang magkaibigan na busy sa pag-aayos ng mga gamit ng dating katrabaho nito. Kinausap ito ng dalawa para ebenta sa kanyang shop. Pumayag naman ito dahil wala na ring oras ang dalagang maghanap ng papalit sa kanya sa shop. Natuwa naman si Camille. Napakasaya nito dahil nahanap na rin niya ang lugar kung saan niya gustong simulan ng kanyang coffee shop. Hindi pa lang kasi nakakapasok si Camille sa shop, ay gusto na niya ang lugar. Malakas din ang kanyang kutob na iyong shop na yon ay babagay sa kanyang business. Habang masayang nakikipagkwentuhan ng magkaibigan kasama ng dating katrabaho ni Rema, ay biglang may pumasok na isang lalaking naka-all black suit uniform. Ang bilis mo naman kuya, nakangusong sabi ni Camille. Ma'am, pinapahanap mo po kayo ni sir. Galit na galit ho. Seryosong sabi ng bodyguard ni Camille. Napabuntong hininga na lang ito at ibinigay ang contact information niya sa dating katrabaho ni Rema. Magpapaalam na rin sana si Camille sa kanyang kaibigan nang nakita niyang nakatulala si Rema habang nakakapit sa kanyang dibdib. Rema? Okay ka lang ba? Ay, yung puso ko. Mahinang sabi ni Rema. Nataranta naman si Camille kaya agad na lumapit ito sa kaibigan. Ay, yung puso ko.
tumigil na nakita kita. Bulong ni Rema habang nakatulala. Napakunot noon naman si Camille at tinignan ang tinitigan ni Rema. Napanganga ito nang nakita niya nakatulala si Rema sa kanyang bodyguard. Agad namang binatukan ni Camille ang kanyang kaibigan. Ay, kala ko kung ano na nangyari sa'yo. Ay be, ito talaga panira ng moment. Nagtititigan na kami oh. Nakangusong sabi nito. Natatawang umiling-iling na lang si Camille at patuloy na nagpaalam sa mga kasama. Bigla din kasing naalala ni Camille na ngayong araw pala nila dadalawin ng lola ni Mark. Habang nasa kotse, ay hinahanda na ni Camille ang kanyang tenga dahil alam niyang pagsasabihan na naman ito ni Mark na parang bata. At tama nga ang hinala ni Camille. Nakakunot noon na sinalubong ni Mark ang kanyang asawa. Ilang beses ko bang sinasabi sa'yo na kahit nagpapanggap lang tayo, ay isa ka pa rin asawa ng bilyonaryo. Tinakasan mo ang bodyguard mo? Inis na sabi ni Mark. Nagkibit balikat na lang si Camille. Mas lalo namang nakaramdam ng inis si Mark sa reaksyon na pinapakita nito. Kailan ka ba makikinig sa akin ha? Daig mo pang bata. Mas lalo naman itong inasar ni Camille at inulit ang sinabi ni Mark. Ginaya pa nito ang pagsasalita ni Mark. Napanganga si Mark sa ginawa ng asawa at napahampas sa sariling noo. Stress ka. Malaki kang stress. Inis na sabi nito. Dinilata naman ito ni Camille at mabilisang pumunta sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga naman si Mark ngunit sa huli ay napangiti. Hindi kasi nito inakala na mayroong babaeng mapaparamdam ng iba't ibang emosyon kay Mark. Nang nakapag-ayos na si Camille, ay nagdiretso ng dalawa sa bahay ng lola ni Mark. Nakaramdam naman si Camille ng kaba habang naglalakad papasok sa magarbong bahay ng lola. Hinawakan naman ni Mark ang kamay ni Camille at nagulat si Camille sa ikinilos ni Mark. Uy, huwag mong sabihin na in love ka kaagad sa akin. Panunokso niya rito. Pilit na kinakalma ni Mark ang kanyang sarili. Napagbuntong hininga ito at naglakad papalapit kay Camille. Napasinghap naman si Camille at agad-agad na pinikit ang mga mata. Kailangan nating magpanggap, remember? Bulong ni Mark, ngunit bakas sa kanyang tonong inis kay Camille. Napaubo naman si Camille sa sobrang hiya. Akala kasi nito ay hahalikan siya ni Mark kaya idinaan niya na lang sa ubo at siya na mismo ang humawak sa kamay ni Mark. Napangiti naman si Mark nang nakita niya ang namumutlang mukha ni Camille. Ngunit bigla itong nagsiriso nang tiningnan siya ni Camille. Nang nakapasok na ang dalawa sa bahay, ay agad namang bumitaw sa pagkakahawak sa kamay si Camille. Bigla kasi itong nahiya nang tinitigan ng matanda ang magkahawak na kamay ng dalawa. Hinawakan naman agad ito sa bewang ni Mark at hinila papalapit sa kaniya. Lola, meet my wife, Camille. Hello po. Ikinagagala ko pong makilala kayo, ma'am. Nahihiyang bati ni Camille. Sa buong oras na nandoon sa bahay ng matanda si na Camille, ay hindi naging komportable ang pakiramdam ng dalaga. Sino ba naman ang magiging komportable kung tititigan siya ng mabuti ng matanda? Kahit na nag-uusap si ni Mark at ang lola nito, ay sa kanya pa rin nakatutok ang mga mata ng matanda. Pero dahil kailangan niyang magpanggap, ay pilit itong hindi nagpa-apekto sa mga titig ng matanda hanggang sa inutusan ng matanda si Mark. Napalunok si Camille. Alam niya na ang susunod na mangyayari. Pinaalis ng matanda si Mark para makausap ng mag-isa si Camille. How's your father? Malamig na tanong ng lola. Po? Kilala niyo po si Papa? Sino ba namang hindi? Kung nakatanggap ako ng ilang tawag para matanong kung totoong ikinasal ang kanyang anak. Napalunok ulit si Camille. Ilang araw kasi nitong iniiwasan ng kanyang ama dahil alam niyang sobrang galit ito sa nangyari. Biglaan po kasi ang mga nangyari. Malambing na sabi ni Camille habang sa kalob-looban nito ay sobrang kaba ang kanyang nararamdaman. Napataas kilay naman ang matanda sa sinabi nito. Ay, nagpunta kasi ako doon para panoorin lang na ikasal si Mark. Hindi ko naman aakalain na akong pipiliin ni Mark sa huli. Mahinang sabi ni Camille.
Tinanong naman ang matanda kung bakit naka-uniform ito ng pang-waitress kung andoon lamang siya para manood. Nagpanggap lang po ako para makapasok sa reception. Sobrang kabado si Camille. Hindi man niya gusto ang magsinungaling. Ngunit kailangan niyang tumupad sa usapan nila ni Mark. Mukhang mahal mo talaga ang aking apo. Malumanay na sabi ng matanda. Nakahinga naman ang maluwag si Camille nang narinig ang pagkalambot ng tono ng matanda. Tinanong naman ang matanda kung may naging problema na ang dalawa simula nang nagsama sila. Dahil sa naging malambot ng pagtingin at pagsasalita ng matanda kay Camille, ay naging komportable na si Camille sa matanda. Nagkwentuhan at nagtawanan na ang dalawa. Kaya naman laking gulat na lang ni Mark nang makabalik ito ay nakita niyang nagtatawanan na ang dalawa. Lalong-lalo na ang kanyang lola na masungit at istrikto. Bumilibad na mangha si Mark kay Camille. Gumaan ang kanyang pakiramdam kay Camille at masayang lumapit sa dalawa. Matapos ang pagdalaw ng mag-asawa sa matanda, ay naging busy na si Camille sa pagbubukas ng kanyang coffee shop. May mga araw din naman na nagbabanding sina Camille at ang lola ni Mark. Sa relasyon naman ng dalawa ay wala pa rin nagbago. Lagi pa rin nagbabangayan at nag-iinisan ng dalawa. Ang isa lang na nagbago ay ang pagtingin ni Mark kay Camille. Hindi niya mapigilan ang sarili na mahulog na ng tuluyan kay Camille. Lagi niya itong inaasar para magkaroon ng rason na marinig at makakita ng iba't ibang ekspresyon si Mark kay Camille. Samantalang si Camille ay wala nang ginawa kundi magreklamo kay Rema tungkol sa kanyang kunwaring asawa. Ay, hindi mo alam kung gaano na ako nagtitimpi na hindi basagin ang pagmumukha ng lalaking yun. Inis na sabi ni Camille kay Rema habang busy ang dalawa na pinipinturahan ng shop. Baka naman nagpapapansin lang sa'yo. Kaya nga, papansin nga. Sobrang nagtitimpi na lang talaga ako. Hayaan mo na. Pasalamat ka pa nga at pinapansin ka ng isang gwapong bilyonaryo. Eh ako, mga langaw at lamok lang atang nagkaka-interes sa akin. Inis na sagot ni Rama. Natawa naman si Camille at umiling-iling sa kalokohan ng kanyang kaibigan. Pagbaba ng araw, ay otomatik na darating sa shop ang bodyguard ni Camille para sunduin at ihatid pa uwi. Napabuntong hininga na lang si Camille. Wala na talaga itong nagawa sa pagkakaroon ng bodyguard. Pagka-uwi ni Camille, ay agad itong sumimangot pagkakita kay Mark. Inikutan niya ito ng mata. Si Mark naman ay medyo nakainom dahil gusto nitong uinom ng konti bago matulog dahil sa pagod na kanyang nararamdaman sa trabaho sa araw na yun. Ngumiti naman si Mark nang nakita si Camille. Napangiwi si Camille sa pagngiti ni Mark sa kanya. Hindi na lamang niya ito pinansin at maglalakad na sana patungo sa kanyang kwarto nang biglang naglakad papalapit si Mark sa kanya. Umatras nang umatras si Camille hanggang sa nasandal sa pader. Tinitigan ni Mark si Camille habang ang mukha ng dalawa ay sobrang malapit na sa isa't isa. Nakainom ka? Nakataas kilay na sabi ni Camille ang naamoy ang hininga ni Mark. Nakangiting tumango si Mark kay Camille. Hindi alam ni Camille kung bakit, pero naaakit siya sa amoy ni Mark, lalong-lalo na at ngumingiti pa ito ng napakatamis. Napatitig si Camille sa labi ni Mark at napalunok. Hinawi naman ni Mark ang buhok ni Camille at iniangat ang ulo nito. Inilapit lalo ni Mark ang mukha niya kay Camille. Umiwas ng tingin si Camille at hinawakan ang dibdib ni Mark para hindi ito makalapit pa. Dahan-dahang hinaplos ni Mark ang bawat detalye ng mukha ni Camille gamit ang kanyang ilong. Inapahigpit ang kapit ni Camille kay Mark nang pinagpatuloy ni Mark ang paghaplos ng kanyang ilong sa leeg ni Camille. Hinawakan ni Mark ang bewang ni Camille at hinila papalapit sa kanya. Inapasinghap si Camille sa biglang paghila ni Mark. Para bang na-hypnotize si Camille kay Mark at hindi niya ito magawang itulak palayo. Nanlalambot na ang kanyang mga tuhod. Binuhat naman ito ni Mark at dinala sa kwarto niya. Pumatong si Mark kay Camille at tinitigan ito. Habang si Camille naman ay namumutlang tinititigan pabalik si Mark. Nilapit ni Mark ang kanyang mukha sa liig ni Camille. Napapikit naman ang matindi si Camille. Nang walang naramdaman si Camille na paggalaw ni Mark,
ay binukas niya ang kanyang mga mata at tinignan si Mark. Nakapatong ito kay Camille at nakasubsubang mukha sa leeg nito. Pilit na ginalaw ni Camille si Mark hanggang sa nakita niyang nakatulog na ito. Napanganga si Camille nang nakitang mahimbig na natutulog si Mark. Nakaramdam ito ng ines, kaya naman ginamit niya ang buong lakas niya para maitulak paalis si Mark sa kanya. Agad-agad na umalis si Camille at nagpunta sa kanyang kwarto. Sisimulan pero hindi tatapusin. Tinulugan pa ako. Naiinis na sabi ni Camille sa sarili habang nagpapalit ng kanyang damit. Teka, ba't ba ako naiinis na tinulugan niya ako? Hindi ba dapat mainis ako kasi bigla niya na lang akong hinawakan? Nagtatakang sabi ni Camille. Habang nakahiga, nakatulala lang sa pader si Camille at iniisip ang nangyari. Hindi ito makatulog dahil paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang amoy at itsura ni Mark. Hanggang sa dumating ang umaga, puyat na puyat si Camille, ngunit pilit niya pa rin binangon ang sarili para makapunta sa shop. Nagulat ito nang nakita niya sa kusina si Mark na kumakain. Tinaasa naman ang kilay ni Mark si Camille. Anong tinitingin-tingin mo? Masungit na sabi ni Mark, ngunit sa kanyang kaloob-looban ay kinakabahan ito sa mga titig ni Camille. Sinabi mo sanang lagi ako nakapikit para kapag nakita kita ay hindi ka magreklamo. Inis na sabi ni Camille at nagpatuloy na kumuha ng gatas sa ref. Pasulyap-sulyap si Camille kay Mark na kumakain habang umiinom ng gatas sa tapat ng ref. Nagtataka kasi ito kung bakit umaasta si Mark na parang walang nangyari. Samantalang si Mark ay hindi mapakali habang kumakain dahil sa mga patingin-tingin ni Camille sa kanya. Nakatulala si Camille habang nakatingin sa kalawakan. Nagpunta si Camille sa kanyang shop para tumulong sa pag-aayos, ngunit hindi siya makapag-isip ng maayos. Paulit-ulit kasing tumatakbo sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila ni Mark. Aray! Napasigaw si Camille nang bigla itong binatukan ng kaibigan. Ano bang nangyayari sa'yo at nakatulala ka dyan? Wala. Bakit? Dapat ba may mangyari sa amin ni Mark? Mabilis na sagot ni Camille habang nauutal. Ngumiti naman ang nakakaloko si Rema. Uy, wala akong sinasabing may nangyari sa inyo ng asawa mo. Nakangising sabi nito. Umiwas naman ang tingin si Camille kay Rema. Tinititigan lang ito ni Rema habang nakangiti. Para maiwasan ng kaibigan, ay agad itong kumuha ng brush para tumulong sa pagpinta. Sumunod naman si Rema kay Camille at nagpintor din ng pader habang nakangiti. So, may nangyari ba sa inyo? Nakangisi nitong tanong. Naisip ulit ni Camille ang nangyari nang nakainom si Mark. Namutla ito ng sobra, kaya naman napatili ang kanyang kaibigan. OMG! Talaga ba? Ano nangyari? Kwento mo dali! Excited at kinikilig na hiyaw ni Rema. Napabuntong hininga na lang si Camille at kwento ang nangyari sa kanila ni Mark. Napahiyaw naman ang napahiyaw si Rema habang pinapalo ang balikat ni Camille dahil sa sobrang pagkakilig. Ay, kailan kaya ako magkakaroon ng pamangkin? Masayang sabi ni Rema. Hinampas ni Camille ang kaibigan, ngunit tinawanan lang ito. Nang umuwi si Camille ay nakita niyang nagluluto si Mark. Niyaya naman ito ni Mark at naupo si Camille sa kusina. Marunong ka palang magluto. Ako? Hindi ako marunong magluto. Gusto ko lang subukan. Nakangiting sabi ni Mark. Napanganga naman si Camille at kinabahan sa kakainin niya na luto ni Mark. Naalala ko. May kailangan pa pala akong gawin. Huwag kang mag-alala. Masarap to. Wala akong hindi kayang gawin. Proud na sabi ni Mark at nag-serve na ng pagkain ni Camille. Kinabahan man si Camille, ngunit dahil mukha namang masarap ang niluto ni Mark ay nakaramdam ito ng gutom. Dahan-dahang tinikman ni Camille ang niluto. Nagulat ito sa sobrang pagkaalat ng nalutong ulam ni Mark. Ano? Hindi ba masarap? Sabi sa'yo Wala akong hindi kayang gawin. Mayabang na sabi ni Mark habang nakangiti kay Camille. Pilit namang nilunok ni Camille ang pagkain at pinatikim kay Mark ang nalutong ulam.
Napaliwal naman si Mark sa sobrang pagkaalat ng ulam. Kumunot naman ang noo ni Mark habang pinagmamasdan ang kanyang nilutong ulam. Paano nangyari yun? Dapat masarap to. Nagtatakang sabi ni Mark. Natawa naman si Camille sa naging reaksyon ni Mark sa nalutong ulam. Nagulat naman si Mark sa pagtawa ni Camille. Biglang bumilis ang tibok ng puso nito nang nakitang masayang tumatawa si Camille. Umupo ka dyan at aayusin ko ang pagtimpla mo sa ulam. Natatawang sabi ni Camille. Tumango naman si Mark at hindi pa rin mapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Pasulyap-sulyap ito kay Camille na abala sa pagluluto. Namutla naman ito bigla nang naalala niyang ginawa niya kay Camille. Bigla namang nag-serve si Camille ng ulam. Nagtataka ito sa ikinikilos ni Mark dahil halatang hindi ito mapakali, ngunit hindi na lang niya ito pinansin. Nagkibit-balikat na lang ito at kumain. Paikot-ikot na naglalakad si Mark sa kanyang kwarto. Iniisip niya kung bakit sobrang effect ni Camille sa kanya. Huwag mong sabihin may gusto ko sa kanya. Hindi makapaniwalang sabi ni Mark sa kanyang sarili. Kinabukasan ay nakita ni Camille si Mark sa kusina na nakaupo. Hindi naman ito kumakain o ano, ngunit nakaupo lang ito. Ginagawa mo? Nagulat naman si Mark sa pagdating ni Camille. Kala mo nakakita ng multo? Itsura mo ba namang yan? Sinong hindi magugulat? Pang-aasar ni Mark. Nainis naman si Camille pero nang nakita niyang walang nalutong ulam ay napatingin ito kay Mark. Hindi ka nagpaluto? Mayroong dumadating na tagaluto ng dalawa tuwing umaga at gabi. Mayroon ding tagalinis ng kanilang bahay at tagalaba. Ngunit hindi nila kasama sa pagtira sa kanilang bahay. Hindi, pinauwi ko. Huwag mong sabihin na inaantay mo magluto ako dahil sobrang sarapan ka sa timpla ko kagabi. Pang-aasar ni Camille. Bigla namang namutla si Mark at biglang napatayo sa pagkaupo. Anong inaantay? Hindi ko sinabing masarap ang pagkatimpla mo. Natatarantang sabi ni Mark at dali-daling umalis habang si Camille naman ay tumawa ng malakas. Tinawagan naman ni Camille ang sekretarya ni Mark para maghanda ng pagkain ni Mark pagkarating sa opisina. Nagpunta na rin sa shop si Camille, ngunit nanlumo ito nang nakita niya ang kanyang ama sa shop. Papa. Kabadong pagtawag ni Camille. Ito palang pinagkakaabalahan mo matapos mong ikasal. Malamig na sabi ng tatay ni Camille. Pa, let me explain. No need. Nakausap ko na rin ang iyong asawa. Kung sinabi mo palang sana noong una na may mahal ka ng iba, hadi sana hindi na tayo nag-away. Nagtaka si Camille sa sinabi ng kanyang ama, ngunit ngitian na lang ni Camille ang pilit ng kanyang ama habang tumango-tango. Masayang nagkwentuhan sina Camille at ang kanyang ama. Napakagaan ang loob ni Camille. Dahil sa wakas ay nakapag-usap na sila ng kanyang ama na walang halong galit. Naging masaya naman ang tatay ni Camille nang malaman na nagsisimula na itong magnegosyo. Inaimpluwensyahan ka siguro ng asawa mo. Masaya ako na nakapag-asawa ka ng mabuting lalaki. Masayang sabi ng papa ni Camille. Nagigilty naman si Camille dahil sa panulokong ginagawa niya sa kanyang ama. Pero hindi rin naman niya maitanggi na masaya siyang naging okay na rin sila ng kanyang ama. Sa pag-uwi ni Camille, ay nagtaka ito dahil mayroon si Mark na nag-aantay sa loob ng kotse, kung saan inihatid siya ng kanyang bodyguard. Nagulat man ito ngunit niyakap niya kaagad si Mark pagkapasok sa kotse. Salamat, nakausap ko na si Daddy. Napansin ko kasing laging tumatawag sa'yo. At parang problemado ka, kaya ako nang nakipag-usap sa kanya. Sobrang nahihiya si Mark at sobrang namumutla sa pagkayakap ni Camille. Hindi rin ito maintindihan kung bakit masaya ito nang napasaya niya si Camille dahil lang sa pakikipag-usap sa kanyang ama. Nang humiwalay sa pagkakayakap si Camille, ay napaubo na lang si Mark para hindi mahalata ni Camille ang pamumutla nito. Masaya ako at nagkausap na rin kayo ng papa mo. Pilit na nginitian ni Mark si Camille. Masaya namang tumango-tango si Camille kay Mark. Hindi mapakali si Mark sa kinauupuan nito. Sobrang naiinitan ito. Binuksan ni Mark ang bintana at inalis ang kanyang coat. Ngunit nakakaramdam pa rin ito ng matinding init. Okay ka lang? Tanong ni Camille.
nang napansin na aligaga si Mark sa kanyang kinauupuan. Ang init. Hindi ka naiinitan? Pagre-reklamo ni Mark, kumunot ang noo ni Camille. Hindi naman na. Ang lamig kaya. Baka nilalagnat ka. Hindi, wala akong sakit. Tiningnan ng mabuti ni Camille ang mukha ni Mark. Nang nakita niya itong namumutla, ay nakaramdam siya ng konting pag-aalala. Namumutla ka. Mahinang sabi ni Camille. Lumapit ito kay Mark at hinawakan sa noo. Napalunok at mas lalong namutla si Mark kaya agad naman niyang tinabig ang kamay ni Camille. Nainis si Camille sa ikinilos ni Mark. Ako na nga nag-aalala, ikaw pa tong ganyan? Eh, hindi naman sa ganun. Nagulat lang ako. Ganun ba? Okay, sabi mo eh. Nakahinga ng maluwag si Mark nang binali ni Camille ang kanyang atensyon sa bintana. Pilit na kinakalma ni Mark ang sarili. Hanggang sa nakarating na sila sa kanilang bahay. Hindi naman inaasahan ni Mark na lalagnatin talaga ito kinabukasan. Hindi siya nakapasok sa trabaho. Kaya naman laking gulat ni Camille nung nakitang nakauwi na si Mark. Hindi ka pumunta sa office? Nagtatakang tanong ni Camille. Masama lang ang pakiramdam ko. Walang lakas na sabi ni Mark. Dumiretso si Mark sa kanyang kwarto. Nag-alala naman si Camille. Dahil sa ginawa ni Mark para makapag-ayos sila ng kanyang ama, ay niisipan ni Camille ay pagluto ito ng aros kaldo. Iniisip din kasi ni Camille baka hindi pa nakakain si Mark dahil sa kanyang sakit. Agad-agad naman nagluto si Camille matapos nitong magpalit. Kumatok ito sa kwarto ni Mark pero walang sumagot. Ilang beses niya na rin tinawag ang pangalan ni Mark, ngunit wala pa rin sumasagot. Kinabahan naman si Camille kaya pinasok na ang kwarto ni Mark. Nakita niya si Mark na mahimbing na natutulog. Dahan-dahang lumapit naman ito. Nakita ni Camille na pinagpapawisan si Mark. Kaya naman kumuha ito ng bimpo at pinunasan ang pawis ni Mark. Nagising naman si Mark sa pagpupunas ni Camille. Nang napansin ni Camille na gising na si Mark, ay ngumiti ito. Kumain ka muna. Ipinagluto kita ng aros kaldo. Mahinang sabi ni Camille. Pilit na umupo si Mark. Inayos naman ni Camille ang kanyang niluto at tinangkang susubuan si Mark. Gulat na pinigilan naman ito ni Mark. Bakit? Kaya kong kumain. Nahihiyang sabi ni Mark. Nagkibit balikat na lang si Camille at hinayaan na kumain si Mark. Inayos naman ni Camille ang pinagkainan ni Mark at binigyan nito ng gamot. Nagpasalamat si Mark at masayang ininom ang gamot. Magpahinga ka na muna para gumaling ka na. Nakangiting sabi ni Camille. Nagpasalamat naman ulit si Mark kay Camille. Wala to, maliit na bagay. Natatawang sabi ni Camille at lumabas na sa kwarto ni Mark. Gumaan ang nararamdaman ni Mark. Habang inaantay ang antok, ay naisip ni Mark si Camille. Ngayon na lang ulit ako naalagaan ng ganito. Bulong ni Mark. Nakatulog naman kaagad ulit si Mark. At nang pagising nito, ay nakita niyang mahimbing na natutulog si Camille habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Tumayo ito at nagpalit. Binuhat si Camille at ipinunta sa kanyang kwarto. Pagkalapag niya kay Camille ay biglang na out of balance si Mark at napalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Camille. Napatitig ng husto si Mark sa mukha ni Camille at napalunok. Unti-unting nilalapit ni Mark ang kanyang labi sa labi ni Camille. Hindi na ito nakapagtimpi at hinalikan ni Mark si Camille. Matapos ang hinalikan ng marahan si Camille, ay biglang nanlaki ang mga mata ni Mark sa kanyang nagawa. Dali-dali itong bumangon at umalis sa kwarto ni Camille. Nang nakalabas si Mark sa kwarto ni Camille, ay minulat ni Camille ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Ano yun? Gulat na tanong ni Camille sa sarili. Kinabukasan, maayos na ang nararamdaman ni Mark pero dahil sa hindi niya paglimot sa paghalik niya kay Camille, ay iniwasan niya ito. Nagising si Camille na wala ni si Mark sa kanilang bahay. Lumipas ang mga ilang araw ay niminsan, hindi na sinundo ni Mark si Camille. Kinakabahan kasi si Mark sa kanyang nararamdaman, kaya minabuti niyang iwasan na lang si Camille. Samantalang si Camille ay naiinis na sa pag-iwas ni Mark sa kanya. Kaya naman maaga itong umuwi at pinagluto si Mark. Ngunit pag-uwi ni Mark,
ay nagdiretso ito sa kanyang kwarto. Pinagluto ko, pero umiiwas pa rin. Inis na sabi ni Camille. Nagpunta si Camille sa kwarto ni Mark at kumatok. Bakit? Tanong ni Mark habang nagpipilit na pakalmahin ang boses. Nagluto ako. Tara, kumain na tayo. Mauna ka na. May ginagawa pa ako. Naiinis lalo si Camille. Kaya naman malakas niyang kinatok ng paulit-ulit ang pintuan ni Mark. Nagtaka naman si Mark sa galit na pagkatok ni Camille. Kaya pinagbuksan niya na ito. Pagbukas ni Mark sa kanyang pintuan, ay sumugod pa loob si Camille. Bakit? Kabadong tanong ni Mark. Ano bang problema mo, ha? Ikaw na nga ang pinagluto, ikaw pa tong pabebe? Anong pabebe ang sinasabi mo? May ginagawa nga ako. Umamin ka nga. Bakit ka umiiwas, ha? Nakataas kilay na tanong ni Camille. Namutla naman kaagad si Mark dahil bigla siyang napatitig sa labi ni Camille. Umiwas ito ng tingin kay Camille at napakamot sa batok. Hindi ako umiiwas, okay? Sige na, kakain na ako, mauna ka na sa baba. Nahihiyang sabi ni Mark. Napakunot naman ang noo ni Camille at dali-daling naglakad papalapit kay Mark. Nagulat naman si Mark at naglakad pa atras sa biglang kilos ni Camille. Kwenelyuhan ni Camille si Mark at hinalikan. Nanlaki ang mga mata ni Mark, pero hinalikan niya din pabalik si Camille. Hinila ni Mark ang bewang ni Camille papalapit sa kanya at pinailalim ng halik. Tinulak ni Camille ang dahan-dahan si Mark para habulin ang kanyang hininga. Binitawa naman ni Mark si Camille para habulin din ang kanyang hininga. Kumain na tayo. Inamumutlang sabi ni Camille. At nagmadaling umalis habang si Mark naman ay hindi mapigilan na mapangisi sa nangyaring halika nilang dalawa ni Camille. Nang nagising sa katotohanan si Mark, ay hinabol niya papuntang kusina si Camille. Nakita niya si Camille na nakaharap sa lababo. Lumapit naman si Mark at niyakap mula sa likod si Camille. Napakagatlabi naman si Camille sa pagkaramdam ng hawak ni Mark sa kanya. Huwag mong sisimulan. Tapos sa huli tatakbo ka. Bulong ni Mark. Hinarap ni Mark si Camille at hinalikan. Binuhat niya si Camille at inupo sa lamesahan sa kusina. Yung pagkain, lalamig na. Pwede nating ipaint ulit mamaya. Bulong ni Mark habang hinahalikan si Camille sa kanyang lieg. Hindi ka pa ba gutom? Sabi ni Camille habang pinipigilan ang pag-ungol. Gutom na gutom. Sabi ni Mark habang malagkit na tinititigan si Camille. Namutla si Camille na daig pa ang kamatis sa pamumula. Naintindihan kasi nito ang ibig sabihin ni Mark sa sinabing gutom ito. Hindi na nagsayang ng oras si Mark at hinalikan na si Camille. Nagulat naman si Camille sa halik na napakalalim. Kaya naman napahigpit ang kapit niya kay Mark. Binuhat ni Mark si Camille at unti-unting inaalis sa mga damit ni Camille. Sa bawat pag-alis niya ng damit, ay pinapaulanan niya ito ng mga matatamis na halik sa bawat sulok ng kanyang katawan. Tinakpan ni Camille ang buong katawan niya ng lahat ng damit niya, ay naalis na ni Mark. Nakakahiya. Namumutlang bulong ni Camille. Ngumiti naman si Mark at inalis ang pagkakatakip ni Camille sa kanyang katawan at hinalikan nito. Napakaganda. Bulong ni Mark. Unti-unting nawala ang hiya na nararamdaman ni Camille at tuluyang nagsaya sa nangyayari sa kanila ni Mark. Mula ulo hanggang sa kanyang singit ay hindi nalayo ang mga labi ni Mark. Napakagat na lang ng labi si Camille nang nilaro ni Mark ang kanyang dibdib. Pilit nitong pinipigilan ang ungol na gustong lumabas sa kanyang bunganga. Kinakabahan man si Camille, ngunit hindi ito natakot sa mangyayari. Dahil first time ni Camille, natural lang itong makaramdam ng takot. Ngunit ni kaunting takot ay wala siyang nararamdaman. Sa mga bawat titig ni Mark kay Camille, ay hindi nito mapigilan na isipin na magiging okay lang ang lahat at ang nangyayari sa kanila ay hindi panaginip lamang. Sinimulan na ni Mark ang pag-aangkin kay Camille. Dahan-dahan niya itong sinimulan hanggang sa naging normal ang pagpasok niya kay Camille.
habang bumibilis ang paggalaw ni Mark. Ay hindi na napigilan ni Camille ang isigaw ang pangalan ni Mark. Paulit-ulit na inangkin ni Mark si Camille, hanggang sa ito na mismo ang napagod. Matapos niyang punasan si Camille ay nakita niya itong mahimbing na natutulog. Napangiti ito sa ganda ni Camille at hinalikan sa noo. Naligo si Mark at pinainit ang niluto ni Camille. Natawa ito. Dahil sa walang lasa ang naluto ni Camille na ulam nila, kaya naman tinimplan niya muli ito bago ginising si Camille. Kumain na tayo. Baka nagugutom ka na. Malambing na sabi ni Mark nang nagising niya si Camille. Inaantok pa ako. Nakangusong sabi ni Camille. Ngumisi na lang si Mark at binuhat si Camille para paliguan. Gusto man kumilos ni Camille dahil nahihiya itong si Mark ang nagpapaligo sa kanya. Ngunit wala itong magawa, kundi hayaan na lang si Mark ang kumilos dahil sa sobrang pagkawala ng lakas ng kanyang katawan. Sinubukan din ni Camille ang maglakad, pero dahil sa sobrang kirot sa kanyang ibaba, ay hindi niya nagawang maglakad. Kasalanan mo to. Inis na sabi ni Camille kay Mark na tinatawanan siya. Sorry, sa susunod magpipigil na ako. Natatawang sabi ni Mark at hinalikan sa noo si Camille. Hindi naman nakapagsalita si Camille dahil bigla itong namutla sa sinabi ni Mark. Naisip kasi nito kaagad ang nangyari sa kanila noong binanggit ni Mark ang next time. Binuhat na ni Mark si Camille papuntang kusina at patuloy nang kumain ng dalawa. Hindi na rin lumabas ang dalawa at minabuting magbonding sa loob ng bahay. Kinabukasan, ay hinatid ni Mark si Camille sa mall kung saan niya itinayo ang kanyang coffee shop bago nagpunta sa kanyang opisina. Hinalikan niya muna ito bago magpaalam at pinagsabihan na huwag lumayo sa kanyang bodyguard. Masaya namang tumango si Camille sa kanyang asawa. Ano? Kinikilig na sigaw ni Rema matapos magkwento ni Camille. Ay, ang bunganga mo, kaloka ka. Kaya pala ang blooming pagkapasok sa shop. Pang-aasar ni Rema kay Camille. Hindi lang masaya si Camille dahil sa relasyon nila ni Mark, kundi masaya si Camille dahil unti-unti nang natatapos ng kanyang shop. Ilang linggo na rin ang nakalipas, ay natapos na nga ang shop at binuksan na nila ito. Kabubukas pa lang na shop ay mayroon ang pumasok na customer. Humiyaw sa kilig si Rema nang pumasok si Mark na may daladalang rosas. Napangiti ng malawak si Camille. Akala ko ba busy ka? Gusto lang kitang i-surprise. Bakit ako magiging busy sa napaka-importanting araw na to? Humiyaw ulit si Rema sa kilig. Natawa naman sina Mark at Camille. Masayang tinanggap ni Camille ang bulaklak na dala ni Mark. Hinalikan ni Mark si Camille kaya naman mas lalong napahiyaw si Rema. Hindi lang si Mark ang naging customer nila. Sobrang nagulat si Camille at Rema na napakadaming customer ang sumubok sa kanilang shop. Kaya naman pagdating ng hapon, ay naisipan ng dalawa na mag-celebrate. Nagpunta sila sa isang bar at masaya nagkwekwentuhan tungkol sa mga nangyari buong araw sa shop. Bigla namang napatanong si Rema kay Camille tungkol sa relasyon nila ni Mark. Masaya ka naman sa kanya. Noong una hindi. Sobrang inis na inis ako sa kanya. Lagi kaming nagbabangayan. Hanggang sa boom. Ganun ang nangyari. Eddie, ibig sabihin yan ay hindi na valid ang contract nyo sa kasalin nyo? Hindi pa namin na pag-uusapan ng tungkol sa contract marriage namin. Pero ngayon na topic mo na yan, kakausapin ko siya kung saan patungo itong kasal namin na nabuo lang sa kontrata. Tumango-tango na lang si Rema at nginitian ang kanyang kaibigan na halatang sobrang saya sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Nagpatuloy ang inuman at kwentuhan ang magkaibigan hanggang sa dumating si Mark para sunduin si Camille. Pwede ko na bang iuwi ang misis ko? Nakangiting tanong ni Mark kay Rema. Kinilig si Rema at pabirong hinampas ang balikat ng kaibigan. Nakangiting inikutan ang mata ni Camille ang kaibigan. Oo naman, iyong-iyo na yan. Iuwi mo na, dali! Kinikilig na sabi ni Rema. Nagpaalam na ang dalawa kay Rema at pinaiwan ang isang bodyguard ni Camille kay Rema para siguraduhin ligtas ang pag-uwi ng dalaga. Are you okay? Nag-aalala ang tanong ni Mark
matapos sumakay sa kotse. Yeah, just feeling dizzy. Mukhang naparami ang inom niyo ah. Malambing na sabi ni Mark habang nilalaro ang buhok ni Camille. Hindi naman sumagot si Camille at ngumiti. Naalala kasi nito ang naging kwentuhan nila ni Rema. Mukhang pati si Rema ay mapagseselosan ko ah. Pabirong sabi ni Mark na ikinatawa naman ng malakas ni Camille. Alam mo ba, napag-usapan namin yung tungkol sa atin. Masasaktan ako kapag mas nauna kang umamin sa kanya kaysa sa akin. Umiling-iling na lang si Camille kay Mark at nauna nang lumabas sa kotse para pumasok sa kanilang bahay. Nang nakapasok na rin si Mark, ay hinarap ni Camille si Mark. Anong balak mo sa atin ngayon? Itutuloy pa ba natin ang kontrata? Seryosong tanong ni Camille. Nabilib si Mark sa kaprangkahan ni Camille. Nginitian ni Mark si Camille ng napakatamis at lumapit dito. Hinalikan ni Mark ng dahan-dahan ang lieg ni Camille. Huwag na nating pag-usapan pa ang tungkol sa mga bagay na walang kwenta. Valid ang kasal natin. Kaya mayroon man uwala ang contract, ay totoong mag-asawa na tayo. Akin ka. At syempre, iyong-iyo lang ako. Malambing na bulong ni Mark kay Camille. Nakaramdam ng saya si Camille sa mga sinabi ni Mark at niyakap ito ng mahigpit. Kinabukasan, laking gulat ni Mark nang makita muli ang kababatang kapatid nito na si Vivian. Ang babaeng pilit na itinatali ang sarili kay Mark. Napadalaw ka. Walang emosyong sabi ni Mark. Gusto ko lang kumustahin ang dati kong fiancé. Ano na naman bang binabalak mo? Wala. Hindi mo ba ako na-miss? Kasi ako, sobra akong nangulila. Lalo na at may pinilit kang makipagkasal sa'yo para lang maiwasan ako. Inis na sabi ni Vivian. Napabuntong hininga si Mark at magsasalita na sana ito nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya para iparma ng oras ng kanilang meeting. Tiningnan ng masama ni Mark si Vivian. Huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan. Sa susunod na tayo ulit mag-usap. Walang emosyon na sabi ni Mark at iniwan na si Vivian mag-isa sa office. Nang umalis na sa office si Mark ay dali-daling hinalughog ni Vivian ang office ni Mark na parang may hinahanap ito. Agad namang nahanap ni Vivian ang contract marriage ni Mark at Camille. Hindi na hinintay ni Vivian bumalik si Mark at umalis na agad. Samantalang si Camille ay masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang kaibigan na si Rema habang wala pa silang customers. Habang nakikipagkwentuhan ay biglang may tumawag na unknown number kay Camille. Kunot noong tiningnan ito ni Camille. Nagdadalawang isip ito kung sasagutin ba niya o hindi dahil iba ang kanyang pakiramdam sa number. Sagutin mo na, baka importante. Seryosong sabi ni Rema. Tumango si Camille at agad namang sinagot ang tawag. Nanlaki ang kanyang mga mata noong nagpakilala ang caller, si Vivian. Sino yun? Nag-aalala ang tanong ni Rema nang matapos ang tawag ni Camille. Inamuti ang itsura ni Camille na parang lahat ng kanyang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Si Vivian. Ano daw gusto? Parang di ko gusto ang nangyayari ha? Ako din. Iba ang kutob ko. Gusto daw niya makipagkita sa restaurant dyan sa labas. Wait, nandito siya? Gusto mo bang samahan kita? Nag-aalala ang tanong ni Rema. Umiling si Camille at sinabing siya na lang ang haharap. Agad namang kinuha ni Camille ang kanyang bag at nagpunta sa restaurant sa dikalayuan sa kanilang shop. Agad namang nahanap ni Camille si Vivian sa loob ng restaurant. Tinitigan ng mabuti ni Vivian si Camille at ngumisi. Hindi naman nagustuhan ni Camille ang naging asta ni Vivian. Anong kailangan mo? Hanggang kailan niyang pagpapanggap niya ni Mark? Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo habang buhay na yung kasal niyo? Pinakasalan ka lang ni Mark dahil nagsiyala siya sa amin ng katrabaho ko. Nakangiting sabi ni Vivian at halatang may halong inis ang kanyang boses. Nagselos? Sigurado ka? Baka naman hindi lang siya interesado talaga sa'yo. Galit na rin sagot ni Camille. Hindi niya napigilan ang kanyang nararamdaman sa pagkainis kay Vivian.
hindi niya pinaniniwalaan si Vivian. Hindi dahil sa may tiwala lang siya kay Mark, kundi sa una pa lang nilang pagkikita ay nasabi na ni Mark ang buong kwento tungkol sa kanila ni Vivian. At sa pagkaharap ni Camille kay Vivian sa restaurant, ay napatunayan niyang tama nga ang sinabi ni Mark sa kanya. Nagagawin ni Vivian ang lahat para makuha siya. Hindi na rin naging kalmado ang itsura ni Vivian. At kitang-kita na sa kanyang mukha ang galit. Hiwalayan mo na si Mark habang maayos pa akong nakikipag-usap sa'yo. Kami ni Mark ang bahala sa relasyon namin. Yung pinapagawa mo. Kami lang ni Mark ang may karapatang magdesisyon kung maghihiwalay kami o hindi. Masungit na sabi ni Camille. Mahinang natawa si Vivian bago tuluyang umalis sa restaurant. Sobrang kinabahan si Camille. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang pagkabahan. Pero sobrang lakas ng kutob niya na may mangyayari. Nanginginig ang kamay ni Camille habang kinukuha ang kanyang cellphone sa bag. Sinubukan niyang tawagan si Mark. Ngunit hindi ito sumasagot. Ilang beses niya pa itong sinubukan hanggang sa nag-text ito kay Mark. Mauna na akong umuwi. Kapag nabasa mo itong text ko, umuwi ka kaagad. Please, may kailangan tayong pag-usapan. Pagkatapos nitong nag-text kay Mark, ay umalis na ito sa restaurant at diretsyong umuwi sa tinitirahan nila. Matapos ang meeting nila Mark, ay agad niyang kinuha ang kanyang telepono para kumustahin si Camille. Bigla na lang itong nag-alala noong nakita niya ang message nito. Nagmadali itong umalis sa opisina at umuwi. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nakita niya si Camille na hindi mapakali at palakad-lakad. Camille, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Mark. Pinakipagkita si Vivian sa akin kanina. Ano-anong sinasabi niya sa akin? Camille, nasabi ko pa lang noong una, di ba? Kaya kahit ano man ang sinabi niya, ay wala lang yun. Kahit ano pang gawin niya, wala pa rin magbabago. Legal ang kasal natin. Pagpapakalma ni Mark kay Camille. Kumalma naman si Camille ngunit hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan ang kaba na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya kasi ay may mangyayari na mali dahil kay Vivian. Hanggang sa pagtulog ay dala-dala pa rin ni Camille ang kaba na kanyang nararamdaman. Simula nang nagkausap sila ni Vivian. Kinabukasan ay nagising si Camille sa diretsyong pagring ng kanyang cellphone. Nakita niyang nag-miss call ang lola ni Mark at ang kanyang daddy. Bumalik at mas lalong lumakas ang kaba na nararamdaman ni Camille. Sa bawat hakbang ni Camille paloob sa mansyon ng lola ni Mark ay parang kinakain ng lupa ang kanyang mga paa. Good morning po, lola. Kabadong bati ni Camille. Bakit ngayon ka lang? Walang emosyon na sinabi ng daddy ni Camille. Nanlaki ang mga mata ni Camille sa gulat. Napakagat labi si Camille para maikalma ang sarili. Patagong itinext ni Camille si Mark. Napatalon sa gulat si Camille sa biglang pagtapo ng isang envelope ng daddy niya sa kanyang harapan. Hindi na kinailangan na tingnan ni Camille kung ano yon. Alam niyang yun ang kontrata nilang dalawa ni Mark tungkol sa kanilang kasal. Kabadong iniangat ni Camille ang kanyang tingin sa kanyang ama. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ng lola ni Mark. Isa kang kahihiyan. Magpapanggap kang maikasal sa iba? Grabe, ginawa mo kaming walang utak. Galit na sigaw ng ama ni Camille. Daddy, let me explain. Naiiyak na sabi ni Camille. Bigla namang dumating si Mark at tumabi kay Camille. Sir, wala po siyang kasalanan. Ako po ang may pakana ng lahat. Pero huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po siya. At pagpapanggap man ang naging simula, totoo na po ang relasyon namin ngayon. All this time? How could you? I liked you, pero kasinungalingan lang pala ang lahat. Sigaw ng lola ni Mark. Lola, hindi po. Bigla namang sumikip ang dibdib ng lola ni Mark. Nataranta si Mark at Camille. Tumayo si Camille para lumapit sa lola ni Mark. Ngunit hinatak siya ng kanyang ama papalayo. Hindi naman nagawang mapansin nito ni Mark dahil sobra itong nakafocus sa kanyang lola na inaatake. Nagpapanik na si Mark at nagsisigaw sa lahat ng kasambahay na tumawag ng ambulansya. Daddy, please wait.
Please. Pagmamakaawa ni Camille. Kaya pala malakas ang loob mong lumayas? Handa sa kontrata niyo ni Mark? Galit na sigaw ng ama ni Camille. Samantalang si Camille ay nag-aalala sa lola ni Mark. Hindi niya nagawang lumaban o sumagot sa sinasabi ng kanyang ama. Nag-focus si Camille na alisin sa pagkakahawak ang kanyang ama at pilit na sinisilip ang nangyayari sa loob. Hanggang sa pagdating sa bahay ay hinihila pa rin ang kanyang ama si Camille. Binitawan na lang ng ama si Camille ang tuluyan nang nakapasok sa kwarto ni Camille. Hindi ka lalabas dito hanggang sa magtanda ka. I will do everything para maanal kayo ni Mark. Sigaw ng ama ni Camille. Napaupo sa sahig si Camille at nag-iiyak-iyak. Gustuhin man niyang tawagan si Mark, ay hindi niya ito magawa dahil hindi nito alam kung saan napunta ang kanyang cellphone. Wala nang nagawa si Camille kundi umiyak. At magdasal na sana walang nangyaring masama sa lola ni Mark. Ilang linggo ang nakalipas. Ngunit hindi pa rin hinayaan na makalabas ng kwarto si Camille. Ilang beses itong nagmakaawa sa kanyang ama para palayain. Pero niminsan hindi siya pinakinggan ng sariling ama. Habang si Mark naman ay puyat na puyat sa pagbabantay sa kanyang lola na inatake sa puso. Sumaya ito matapos ng dalawang araw ay nagising na rin ang kanyang lola. Marahang hinawakan ng matanda ang pisngi ni Mark at sabay sinabunutan. How dare you lie to me? Lola, please. Kagagaling mo lang sa atake. I'll explain everything. So please, leave my beautiful hair alone. Nakangusong sabi ni Mark. Huminga naman ang malalim ang lola. Tumawag ng mga doktor si Mark para tignan ng mabuti ang kanyang lola. Nakahinga ng maluwag si Mark nang sinabi ng doktor na malayo sa panganib ang kanyang lola. Kailangan lang nitong magpahinga at iwas stress. Umupo naman si Mark sa tabi ng kanyang lola. How can I fix this? Do you love her? Yes, I do. With all of my heart, I really do, Lola. So bakit may contract? Bakit kailangan magpanggap? Mahinang tanong ng matanda. Kinento naman ni Mark ang lahat ng nangyari. Hindi ko akalain na ganoon ang ugali ni Vivian. Gaano ka naman kasigurado na mahal ka ni Camille? Hinugot ni Mark ang cellphone ni Camille sa kanyang bulsa. Tingnan mo, Lola. Wallpaper niya ang bulaklak na binigay niyo. Panigurado. Kaya niya ni wallpaper to. Para di niya makalimutan dahil makakalimutin si Camille. Pagbukas mo pa lang ng phone, bubungad na ang planner at notes ni Camille. May mga surprise visit pa siyang nilagay sa inyo. Naka-alarm din ang oras ng pagising ko at pag-uwi ko. Kahit hindi marunong magluto na sobrang clumsy sa kusina, Lola, ginagawa niya pa rin ang makakaya niya para lang asikasuhin ako. Lola, kung pagpapanggap lang ang lahat, hindi siya mag-i-effort ng ganito. Then do whatever it takes to take her back properly from her father. Malambing na sabi ng matanda. Malawak namang umiti si Mark at niyakap ang kanyang lola. Kinabukasan ay nagpunta sa opisina si Mark para tingnan ang contract nila ni Camille. Nakita niyang wala ito. Kaya alam niya kung sino ang may pakana ng mga nangyari. Aalis na sana ito nang biglang dumating ang sekretarya niya na may kasamang lalaki. Tumango si Mark sa sekretarya para sabihan na pwede niyang papasukin ito. May I help you? I am the lawyer of your wife's family. Kumunot ang noo ni Mark. Nagtataka ito kung bakit nagbunta ang lawyer nila Camille sa kanyang opisina. Napaisip ng mabuti si Mark kung may ginawa itong pwede siyang makasuhan. Pero dahil alam ni Mark na wala siyang ginagawa na pwedeng gamitin ang ama ni Camille, ay tinitigan niya ang lalaki. This is your annulment papers that you need to sign. Sabi ng lalaki habang nilalabas sa kanyang magarbong briefcase ang isang envelope. Kinuha naman ito agad ni Mark at tiningnan ang nilalaman yun. Nakita niya ang annulment paper at may pirma ito ni Camille. No, hindi ito totoo. I'm sorry, pero ikakasal na po sa iba si Ma'am Camille. At pumayag si Camille?
Hindi makapaniwalang tanong ni Mark. Tumango ang lalaki. Sa sobrang lungkot at sakit ng kanyang nararamdaman ay pinirmahan niya ang annulment papers. Napatulala ng ilang oras si Mark nang nakita niya ang picture ni Camille na nilagyan niya ng frame sa kanyang office desk. Napasulyap ito sa cellphone ni Camille na nagri-ring sa kanyang bulsa. Tiningnan niya kung sino ang tumatawag at nakita niyang pangalan ng kaibigan ni Camille na si Rema iyon. Kumalma naman kaagad si Mark at nag-isip ng maayos. Hindi ko alam kung paano pumayag si Camille pumirma, pero alam kong hindi dahil sa kagustuhan niya to. Bulong ni Mark sa kanyang sarili. Tumawag ulit si Rema sa cellphone ni Camille. Nag-aalala kasi ito dahil sa ilang araw na di pagpunta ni Camille sa shop. Sinagot naman iyon ni Mark at nakipagkita kay Rema. Anong nangyari kay Camille? Kwento naman ni Mark ang mga nangyari. Ay, karma. Pakidalian ang pagbibigay karma sa iba at mag-focus ka kay Vivian. Inis na sabi ni Rema. Anong plano mo? Gusto ko sanang pumunta sa bahay nila Camille para ibigay itong cellphone niya. Maiiwan akong note sa cellphone niya para malaman niya ang plano. Hindi ako makalapit sa bahay ng isang dating kunsihal ng basta-basta. Sakasa lang ni Camille ang chance ako para maitaka siya sa ama niya. Ibigay mo sa kanya to at alamin mo kung saan gaganapin ang kasal. Tumango naman si Rema at hindi nagsayang ng oras at nagpunta sa bahay nila Camille. Madali itong nakapasok dahil halos kilala na siya lahat ng tauhan ng tatay ni Camille. Problema na lang ni Rema ay kung hindi siya payagan ng ama ni Camille na makapasok sa kwarto kung nasaan ito. What brings you here? Kalmadong tanong ng ama ni Camille. Hello, Tito. Matagal kasing hindi napakita sa shop si Camille. Nag-aalala lang po ako. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Nasa kwarto niya. Huwag kang magtatagal dahil may gagawin pa ang batang yun. Opo. Salamat po, Tito. Nakahinga naman ng maluwag si Rema dahil hindi siya pinaalis ng ama ni Camille. Dahan-dahang tumakbo si Rema papuntang kwarto ni Camille. Binuksan ang kwarto ng isang tauhan ng ama ni Camille. Rema? Look, wala akong oras. Konti lang ibinigay ng ama mo. Ito yung cellphone mo. Pinapabigay ni Mark. At saan gaganapin ang kasal mo? Alam mo ba? Ang narinig ko lang ay sa malaking simbahan dito sa Marikina. Pilit nang umisi si Rema at niyakap si Camille bago umalis. Tinago naman kaagad ni Camille ang kanyang cellphone para hindi makita ng kanyang ama. Malaki ang tiwala ni Camille na hindi siya iiwan sa ere ni Mark. Sa araw ng kasal, ay walang kaimu-imusyong hinarap ni Camille ang kanyang ama matapos ito mabihisan sa isang wedding dress. So beautiful! Bagay na bagay kayo ng pakakasalan mo. Bulong ng ama ni Camille. Hindi umimik si Camille at tila walang emosyon na ipinapakita sa ama. Sobrang disappointed ito sa kanyang ama. Naiintindihan niya ang kastrektuhan ng ama simula pa noong bata pa siya. Pero hindi niya nagawang madisappoint sa kanyang sariling ama dahil sa nangyari. Balang araw, pasasalamatan mo rin ako para dito. Daddy, paano kapag balang araw kamuhian kita? Mahinang tanong ni Camille. Lumaki naman ang mga mata ng matandang lalaki. Napaubos sa di oras ang matandang lalaki dahil sa pagkagulat sa kanyang narinig. Pilit itong tumawa at tiningnang mabuti ang anak na si Camille. That won't happen. Dahil alam kong maiintindihan mo rin lahat sa huli. Mahinhing sabi ng ama ni Camille at umalis na sa kwarto kung saan inayusan ito. Hinawakan ni Camille ang kanyang dibdib na para bang niyayakap ang kanyang sarili. Habang naglalakad si Camille papunta sa altar, ay nilibot niya ang mga mata sa buong simbahan. Halos walang katao-tao. Ang tanging tao lang sa simbahan ay ang mga pamilya ng lalaking pakakasalan niya at ang kanyang ama. Ilang minuto ang nakalipas ay nagtanong na rin ang pare. Do you, Camille, take this man to be your lawfully husband? Napakagatlabi si Camille at napatingin sa lalaking pakakasalan niya. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Ngunit ang nakikita ni Camille ay ang mukha ni Mark na nakangiti sa kanya. Camille! Sigaw ni Mark.
Agad na nilingon ni Camille ang taong tumawag sa kanya. Nakita niya si Mark na hingal na hingal. Inangat ni Mark ang kanyang kamay at hindi na nagdalawang isip si Camille. Tumakbo ito papalapit kay Mark at kinuha ang kanyang kamay. Habang tumatakbo palabas, ay nakita niya ang kanyang ama na nakangiti habang umiling-iling. Nagtaka si Camille, ngunit mas pinagtuunan niya ng pansin ang likod ni Mark. Napangiti ng bahagya si Camille at patuloy na tumakbo at hinayaan si Mark na hilahin siya. Saan tayo? Natatawang tanong ni Camille matapos nila makasakay sa kotse ni Mark. Uuwi na tayo, misis ko. Tumatawang sagot ni Mark. Ilang buwan ang nakalipas ay nakaharap na muli ni Camille ang kanyang ama. Hindi niya ini-expect na pagkabalik nila ni Mark at Camille mula New York ay masayang sinalubong siya ng lola ni Mark at ng kanyang ama. How's your vacation? Ano nangyari? Nagtatakang tanong ni Camille. Tumawa naman ang lola ni Mark at ang ama ni Camille. Nagtinginan sina Mark at Camille dahil sa sobrang pagtataka. Sa tingin mo, I will force you to marry kung talagang ayaw mo. I just tested Mark kung talagang mahal ka. Tumatawang sabi ng ama ni Camille. Ano, ayos ba ang acting ni Lola? Tumatawang tanong ng matanda sabay kindat sa dalawa. Lola, don't tell me. Tumawa ng malakas ang matanda, pati na rin ang ama ni Camille. Lola, hindi mo ba alam na sobrang nag-alala ko noon? Well, that's your punishment for trying to fool me. Akala niyo bang dalawa ay maluloko niyo kami? When you from the start that you two are pretending. Ayaw lang kasi maniwala ng ama mo, Camille, na mahal ka ng apo ko. Unang dalaw niyo palang alam ko na ang nararamdaman ng apo ko sa tuwing tinititigan ka niya. Kaya sinabi kong patunayan muna ni Mark at doon na nabuo ang plano namin. Oh, and by the way, valid pa rin ang kasal niyo. Napanganga si Camille. Hindi ito makapaniwala sa mga sinasabi ng kanyang ama. Gosh, ibalik niyo ang mga luha ko. Nahihiyang sabi ni Camille. Nagtawanan ang lahat sa naging reaksyon ni Camille. Wala nang pakialam si Camille kung ano man ang nangyari noon. Basta ang mahalaga sa kanya ay masaya silang lahat ngayon. Naging successful din ang business ni Camille hanggang sa dumami ang branch ng kanyang coffee shop. Nakatambay si Camille sa coffee shop niya kung saan naroon si Rema. Nag-iisip kasi ito kung paano niya isosurpresa si Mark sa nalalapit niyang kaarawan. Nilapagan ni Rema ng pagkain si Camille. Kumunot naman ang noo ni Camille sa pagkain. Ano yan? Yan yung bagong dessert na sinabi ko sa'yo. Bakit? May problema ba? Nagdadalawang isip si Camille kung titikman niya ito. Pero dahil alam niyang magaling magluto at magbake si Rema, ay sinubukan niya itong tikman. Naduwal si Camille ng susubo na sana siya. Mabilisang tumayo si Camille at tumakbo papuntang CR sa shop. Nagsusuka ito. Nag-alala naman si Rema. Huy, okay ka lang? Ano bang nilagay mo doon? Ay, nakakadiri ang amoy. Hindi ko kinaya. Nagtaka naman si Rema. Nang naging okay na ang pakiramdam ni Camille, ay tinikman ni Rema ang kanyang bagong dessert na ginawa at inamoy pa ito. Mas lalong nagtaka si Rema nang okay naman ang lasa at walang amoy ang kanyang ginawa para masuka si Camille. Napasinghap si Rema nang narealize niya na ang posibilidad na pagsuka ni Camille. Nagmadaling kinuha ni Rema ang kanyang bag at hinila paalis sa shop si Camille. Saan tayo pupunta? Irritabling tanong ni Camille. Hindi maintindihan ni Camille ang sariling nararamdaman. Bigla itong nairita kay Rema. At sa panahon na sobrang init, nakita naman ni Camille kung saan siya ipinunta ni Rema. Sa isang clinic. Anong ginagawa natin dito, Rema? Wala ako sa mood. Gusto ko na lang umuwi. Ano ka ba? Tiisin mo. Para sa'yo din to. Kalmadong sabi ni Rema. Nagpa-schedule na si Rema for pregnancy test para kay Camille. Positive ang resulta. Kaya naman nanginginig si Camille habang tinititigan ang lab result niya. Nanlaki ang mga mata niya habang pabalik-balik ang tingin niya kay Rema na umiiyak at sa papel na nagsasabing buntis siya. Buntis ako?
I'm so happy for you. Kailangan malaman ni Mark to. Excited na sabi ni Rema. Naisip naman ni Camille si Mark. Naisip niya na rin kung ano ang iriregalo niya sa birthday nito. Masayang umuwi si Camille. Nakangiti naman si Mark na umuwi. Hindi man alam ni Mark ang nangyayari, pero bakas sa mukha ni Camille ang saya. Hinalikan ni Mark sa noo si Camille. You look happy. Malapit na kasi ang birthday mo. Excited lang akong i-organize to. Humahagikik na sabi ni Camille. Tumawa naman si Mark. Masaya ito na masaya ang kanyang asawa. Napatingin si Mark sa kamay ni Camille na kahit isang singsing ay wala itong suot. Matagal nang pinaplano ni Mark na mag-propose at pakasalan ulit si Camille dahil maayos naman na ang lahat tungkol sa kanilang pamilya. Kaya naisip ni Mark na tamang panahon na para mag-propose. Mark? Malambing na tawag ni Camille kay Mark na mukhang malalim ang iniisip. Napangiti naman si Mark habang tumitingin kay Camille. Hinalikan ni Mark si Camille at binuhat para ipaupo sa kanyang ibabaw na hindi inaalis ang paghalik. I'm so happy to be with you. Bulong ni Mark. Namutla naman si Camille at niyakap ng mahigpit si Mark. Sa mga sumunod na araw ay naging busy sa pag-o-organize si Camille ng party para sa birthday ni Mark. Hindi rin nagtagal ay natapos niya rin ang mga dapat gawin para sa birthday party ni Mark. Pinoproblema na lang ni Camille kung paano niya ipapalam kay Mark na buntis siya. Gusto niya kasing ma-surprise ito ng husto. Paano kapag magsuot ka ng pang-baby at mapabox? Para kapag pagbukas niya, lalabas ka na nakasuot ng pang-baby. Suhestyon ni Rema. Sumimangot naman si Camille sa ideyang iyon. Na-imagine ito ang pagsuot niya ng pang-baby na mayroon pang pacifier sa bunganga. Napa-facepalm siya sa sobrang kahihiyan. Ay, ano ba yan? Ayusin mo naman ang mga suggestions mo. Alisin muna natin ang kabaliwan, please. Magpaka-normal muna tayo ngayon. Ito naman. Okay. Mag-antay ka na ng ilang buwan. Hanggang sa mailuwal mo yan at lagyan mo ng ribbon. Sabihin mo na lang sa kanya na, sorry, late ang regalo ko sa birthday mo. O ayan, maganda na yan. Sige, gusto ko yan. Huh? Yun ang plano? Hindi makapaniwalang tanong ni Rema. Kung ano-ano na lang kasi ang sinabi niya. Kaya nagtaka ito na tinanggap ni Camille ang walang kwentang suggestion niya. Lalagyan ko ng ribbon ang tiyan ko. Tatakpan ko na lang muna ng coat. Oh, sabi na nga eh. Imposible na tanggap mo ang suggestion ko kasi maski ako, hindi ko tanggap ang sinabi ko. Tumatawang sabi ni Rema. Napatawa naman ng malakas si Camille sa kabaliwan ng kaibigan. Sa araw ng party ni Mark ay siniguradong nagsuot si Camille ng coat para hindi makita ang ribbon na nakalagay sa kanyang tiyan. Eh, hindi ka ba naiinitan? Okay lang ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Mark. Umiling-iling si Camille at nireassure si Mark na okay lang siya. Sinubukan naman ni Camille na kumawala muna kay Mark at nagpunta kay Rema. Huy! Sabi ni Camille at tinusok si Rema sa tagiliran gamit ang kanyang daliri. Ay, buti kang palaka! Ano bang kailangan mo? Nagugulat ka naman, no? Ano bang problema mo dyan? Kala ko naman may naggaganda na sa akin. Ikaw lang pala. Binatukan naman ni Camille ang kaibigan at hinila papunta sa CR. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Rema. Dali-dali namang nilak ni Camille ang CR at hinubad ang kanyang coat. Niyakap ni Rema ang sarili at kunot noong tinitigan si Camille. Camille, mahal kita pero hindi ganun na pagmamahal. Lalaki ang gusto ko. Ay, buang. Sobrang naiinitan lang kasi ako eh. Ano ba kasi to? Pwede ko naman kasing ilagay ang ribbon mamaya. Ay nako, okay lang yan no. At least, nag-e-enjoy ako. Pagbibiro ni Rema. Pabirong hinampas naman ni Camille ang kaibigan at nagtawanan sila. Pinaypayan ni Rema ang kaibigan habang si Camille naman ay pinupunasan ang kanyang pawis. Nang naging normal na ulit ang pakiramdam ni Camille, ay nagpunta na silang dalawa sa party.
Hindi na rin nagtagal ang nagsimula na ang party. Iba't ibang paboritong banda ni Mark ang nagsikantahan hanggang sa dumating ng oras para magbigayan ng regalo. Nang nakapagbigay ng regalo ang lahat, ay kinuha na ni Camille ang cake at ipinunta kay Mark habang kumakanta ng happy birthday. Siyempre, hindi ako magpapahuli. May regalo rin ako sa iyo. But before that, I want to wish you a happy birthday. Nakangiting sabi ni Camille. Nag-blow ng candle si Mark at nagsihiyawan ng mga tao. Kinuha muli ni Camille ang mic. Happy birthday, my love. Mahal na mahal kita. And congratulations. Sabi nito at agad tinanggal ang kanyang coat. Bumungad ang tiyan ni Camille na mayroong napakalaking ribbon sa tiyan. Inapatayo si Mark sa gulat at mas lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao. You're going to be a dad now. Tatay na ako? Tatay na ako? Oo, tatay ka na. Masayang humagikik si Camille sa naging reaksyon ng kanyang asawa. Niyakap naman ang lola ni Mark at kanyang ama si Camille. Nagpasalamat ang mga ito kay Camille dahil binigyan sila ng apo. Habang masayang nag-uusap sina Camille at ng lola ni Mark, ay naghiyawan ulit ang mga tao. Namatay ang mga ilaw sa paligid at nag-focus kay Camille ang ilaw. Nilibot ni Camille ang kanyang mata para malaman kung ano ang nangyayari. Sinundan ng tingin ni Camille ang tinitingnan ng mga tao sa kanyang paligid. Pagkalingon niya, ay nakita niya si Mark na nakaluhod. Napaatras sa sobrang gulat si Camille. At natawa naman si Mark sa kakyutan ni Camille. Ano to? Naalala ko, nung una kitang nakita sa reception, lahat ng bisita nakangiti. Excited. Habang ikaw, wala kang kainti-interes sa nangyayari sa paligid. Nagulat ako at pumayag ka sa alok ko. Nagsimula man tayo sa pagpapanggap. Pero para sa akin, niminsan hindi tayo nagpanggap. Lagi man tayong nag-aaway noong una. Tigas ba naman ang ulo mo eh? Pero hindi ko akalain na makakahanap ako ng katapat ko. Hanggang sa tumagal, naging hobby ko nang asarin ka para makita ang iba't ibang reaksyon mo. Ayun, nahulog na ako. Sino ba naman ang hindi, diba? Lola ko ngang matigas na palambot mo eh. Thank you for coming into my life, my love. Will you marry me again? And this time, let's get married in a proper way. Umiiyak na sabi ni Mark. Tumango naman si Camille habang umiiyak at tumatawa. Nang isinuot ni Mark ang singsing sa kanyang daliri, ay itinaas niya ang kanyang kamay para ipakita sa daddy niya. Daddy! Masayang sigaw ni Camille. Tumango naman ang ama ni Camille habang umiiyak. Sobrang iyak at lungkot ng ama ni Camille. Sobrang saya nito dahil nakikita niya ang malawak ng ngiti ng kanyang anak. At nalulungkot din ito. Dahil ang kanyang prinsesa ay magiging reyna na. Tumakbo papalapit si Camille sa kanyang ama at niyakap ng mahigpit. I'm so happy for you, anak. Bulong ng ama ni Camille habang niyakap ng mahigpit ang kanyang nag-iisang anak. Dahil sa bilis ng panahon, ay lumaki na rin ang tiyan ni Camille at nanganak na ito sa isang kambal na lalaki at babae. Nang nag-isang taon naman ang kambal na anak nila Camille at Mark, ay naisipan ni Camille na ituloy ang pagplano ng kanilang kasal ni Mark. Parang noong last na andito tayo sa shop mo ay pinaplano natin ang party ni Mark. Ngayon, kasal mo naman? Naiinis na sabi ni Rema. Bakit ba parang busit na busit ka? Hindi ka ba masaya sa akin? Masaya ako sa iyo, promise. Pero huy, inggit na ako. Ikaw talaga? Tara na nga, at sa cake tasting na lang tayo. Hindi rin nagtagal, ay kinasal na si Mark at Camille. Nagsikumpulan ng bridesmaid para i-catch ang bouquet ni Camille. Si Rema naman ay hindi na nagtangkang makiagawan sa bouquet dahil hindi siya naniniwala doon. Kaya nasa gilid na lang ito habang umiinom ng wine. Laking gulat na lang ng lahat at nang nakakuha ng bouquet ni Camille ay ang bodyguard ni Camille. Akala ng mga tao ay bakla ang bodyguard, pero mas lalo nilang ikinagulat ang ginawa nito. Lumapit ang bodyguard kay Rema para ibigay ang bouquet. Sumigaw-sigaw naman si Camille sa kilig habang hinahampas ang kanyang asawa.
Love, masakit kaya? OMG, si Rema, tingnan mo. Parang nawala ang dugo sa mukha. Nakatulala si Rema habang nakatingin si bodyguard ni Camille. Hanggang sa napanganga ito. Gulat na gulat si Rema. Mas lalong napanganga sa gulat si Rema nang lumuhod ang bodyguard. Will you marry me? Hindi kaagad nakasagot si Rema. Para itong statwa na nakangangang nakatingin sa nagpropose sa kanya. Rema, bunganga mo. Sumagot ka na, gutom na ako. Hoy, moment ko to. Manahimik ka dyan. Kasal ka na. Sigaw pabalik ni Rema kay Camille. Hindi pa rin makapaniwala si Rema. Pero nang lumagkit ang titig ng bodyguard sa kanya, ay nag-sink in lang lahat. Para bang na-hypnotize si Rema at binigay ang kanyang kamay. Dahan-dahang isinuot ng bodyguard ang sing-sing at sumabog na ang nararamdaman ni Rema at humagulhol ng iyak. Humiyaw si Camille. Sobrang saya nito para sa kanyang kaibigan. Hinila ni Mark si Camille papalapit sa kanya at niyakap. Niyakap naman ni Camille pabalik si Mark at nagkatinginan ng dalawa. Hinalikan ni Mark si Camille. Bumulong naman si Mark at Camille matapos ng kanilang halikan. Tara na, maghani muna tayo. Bulong ni Mark at kumindat kay Camille. Namutla naman si Camille at pabirong hinampas ang kanyang asawa. Ngumiti ng napakalawak si Mark habang malagkit na tinitingnan ang kanyang asawa. Laking pasasalamat ito sa Diyos at siya ang babaeng itinadhana sa kanya. Dalawang taon ang nakalipas ay kinasal na rin ang kaibigan ni Camille na si Rema sa kanyang bodyguard. Hindi lang ang pagpapakasal ni Rema ang nagpapasaya kay Camille ngayon, kundi dahil mayroon na namang anghel na ibinigay ang Diyos sa kanila ni Mark. Kaswal na binigay ni Camille ang pregnancy test kay Mark habang nagbabrush sa banyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Mark at agad-agad na naghugas ng kanyang bunganga. Totoo? Nakangiting tanong ni Mark. Tumatawang tumango si Camille. Niyakap naman kaagad ni Mark ang asawa at pinaulanan ng halik sa buong mukha. Love, please. Kakatapos ko lang mag-makeup eh. Sorry, I'm just so happy. Thank you. Thank you. Masayang paulit-ulit na sambit ni Mark. Napakabilis ng panahon para kay Camille. Dahil dati-rate, ay hawak-hawak niya parati ang kanyang mga anak. Ngayon ay mga dalaga at binata ng mga ito. Ang kanyang panganay na kambal na lalaki at babae ay napakatangkad. Nagmana sa kanilang ama. Pati na rin ang kanilang itsura ay kuhang-kuha ang mukha ni Mark. Sa kanyang sumunod na anak na lalaki pa rin, ay kamukha naman ni Camille. Ang huling anak ni Camille ay isa na namang kambal na lalaki at babae. Sa bunsong mga anak naman ni Camille at Mark, ay pinaghalong itsura ng dalawa. Nagkaroon rin ng dalawang anak si Rema at ang kanyang bodyguard. Gusto pa nga sanang dagdagan ng bodyguard ni Camille ang anak nila ni Rema. Ngunit hindi nakakayanin ang katawan ni Rema. Parang kailan lang, dalawa tayong waitress sa kasal ni Mark. Oo nga no, napakatagal ng panahon na nakalipas. Pero hindi mo pa rin nakwento kung paano kayo nagkarelasyon ng bodyguard ko. Never ko kayo nakita nag-uusap ha. Well, patago kasi siyang nagpapakita ng motibo. Laging nag-iiwan ng regalo sa shop. A secret admirer ba? Hindi niya alam makikita ko sa CCTV. Tumatawang kwento ni Rema. Namutla naman ang tahimik na asawa ni Rema. Tumawa naman ang malakas si Mark. Una ko palang nakilala tumahiyain na talaga. Kaya nga laking gulat ko eh. At kaya pala nitong mag-propose. Nagtawa na naman ang malalaking asawa sa kakulitan ng dalawang magkaibigan. Patuloy na naging masaya ang buhay ni Camille. Kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Naging mahirap man noong naging ina si Camille. Ngunit hindi ito gaanong nahirapan dahil naroon si Mark sa kanyang tabi. Niminsan ay hindi hinayaan ni Mark na mag-isa si Camille. Hanggang sa kahit lumaki ng mga bata, ay patuloy pa rin ang panliligaw ni Mark kay Camille. Nangako si Camille na iti-treasure niya ang bawat minuto at memorya na kasama niya ang kanyang mahal sa buhay hanggang sa huli niyang paghinga.